Shot clock at 6. Davis. Oakley rejected by Grant. Myers for Pippen. Whoa, a fatal! Scottie Pippen in the face of Patrick Ewing, who did not appreciate it. But you know, John, looking at this from afar. Bulls answer to John Stark's spectacular dunk last year. And he hovered over Ewing for a second, and Patrick didn't like it, as any player wouldn't like. And Pippen was called for a technical foul. Chicago Bulls dynasty, pinangunahan ito ni his Ernest Michael Jordan to 6 NBA championships in the 90s. Pero hindi mangyayari ang lahat ng championships na iyan kung wala ang pangalang Pippen sa Chicago Bulls, considered one of the greatest small forwards of all time. Tara't samahan niyo ako kilalanin si Scottie Pippen. Scottie Maurice Pippen Sr., ipinanganak noong September 25, 1965 sa Hamburg, Arkansas, USA. May edad ito ngayong 58 years of age at may taas na 6'8". 12 nga silang magkakapatid na matatangkad at si Scottie nga ang pinakamataas sa magkakapatid. Dahil nga na-stroke ang tatay nila na noon nagtatrabaho sa paggawaan ng papel, hindi na sila kaya pag-arali ng kuleyo ng kanilang mga magulang. Salatman sa pamumuhay ang pamilya Pippen, sa basketball court naman nakakuha ang magkakapatid ng libangan sa maghapon. Nag-aral at naglaro nga ito ng high school sa Hamburg High School bilang point guard. He led his team to the state playoffs and earned all conference honors as a senior. Hindi nga ito na-offera ng mga colleges for scholarships dahil nga walang nagka-interest dito. Sino nga ba namang coaches ang magkaka-interest sa patpating player na ito na noon na hindi katangkaran na nagtapos ng high school? May taas lamang ito noon na 6'1 at merong manipis na pangangatawan. Pero dahil nga pursigido si Pippen na maglaro sa kolehiyo, ito ay nag-try out sa University of Arkansas at nagustuhan ito ng head basketball coach. From 6'1 at the end of his high school, biglang laki ito ng 6'8 while playing in Central Arkansas. Hindi nga nakatuon ng atensyon noon ng media sa Central Arkansas dahil ito ay nasa NAIA or National Association of Intercollegiate Athletics. Ang mata ng media nga ay nasa prestigious college league na NCAA. Nang naging senior nga si Pippen, he averages 23.6 points, 10 rebounds, 4.3 assists and near 60% field goal shooting. Earned him consensus NAIA All-American honors in 1986 and 1987, making him a dominant player in the Arkansas Intercollegiate Conference. Dahilan para mapukaw nitong atensyon ng mga NBA scouts. When 1987 NBA draft came, Pippen was selected first round 5th overall pick ng Seattle Supersonics, pero tinrade agad ito sa Chicago Bulls kapalit si Olden Polynice. Pippen became part of Chicago's young forward duo with 6'10 power forward Horace Grant. Dahil nga rookie pa si Pippen, naging bench player muna ito ng Bulls. Kaya noong November 7, 1987, Pippen made his NBA debut. He finished with 10 points, 2 steals, 4 assists and 1 rebound in 23 minutes of play against Sixers. Not bad nga for a rookie. Pero as days goes by with Jordan on the team, as a motivational and instructional mentor, nahasa si Pippen. Madalas kang nakikitang nagwa-1-on-1 si MJ at si Pippen outside of team practices nang mahasa ang opensa at depensa ng dalawa. Habang tumatagal nga, Pippen became one of the heart and soul of the Bulls. Naging anino nga ito ni MJ pero he was a superstar in his own right. Pippen's defensive and offensive ability was legendary. Together with Michael Jordan and the rest of the Bulls, binuhat nila ang Chicago Bulls sa tatlong sunod-sunod na kampyonato mula 1991 to 1993. Pippen was a second on the team in points per game with 17.8 points and steals with 2.4 next to Jordan. After the three-peat championships of the Bulls on October 1993, matatanda ang Jordan retire for the first time.
Sa pagkawalangan ni Jordan ng dalawang season sa NBA, sa unang pagkakataon nakawala si Pippen sa anino ni MJ. Unang taon nga nawala si MJ, Pippen earned All-Star Game MVP honors at pinaunahan nito ang Bulls sa scoring, assist at blocks, averaging 22 points, 8.7 rebounds, 5.6 assists, 2.9 steals and 0.8 blocks per game while shooting 49.1% from the field and a career best 32% from the 3-point line. Because of Pippen's efforts, he earned the first of 3 straight All-NBA First Team selections and he finished 3rd in MVP voting. Sa pagpapalik nga ni Jordan noong 1995 coming from retirement, nasungkit na naman ang kuponan ng pangalawang three-peat championships from 1996 to 1998. Pagdating nga ng 1996-1997 season, together with Jordan, they were selected among the 50 greatest players in NBA history. When 1999 came, after Pippen grabbed three-peat championships with the Bulls, Pippen was traded to Houston Rockets dahil nga sa financial decision mula mismo kay Pippen dahil may usap-usapan ngang underpaid daw si Pippen sa Bulls. Matapos nga ang 11 seasons with the Chicago Bulls, Pippen joined alongside with Hakeem Olajuwon and Charles Barkley following the season's end and the Rockets' early elimination from playoffs. And naglabas nga si Pippen ng saloobin na gusto niyang matrade sa kadahilan ng selfish daw itong si Barkley at kulang daw sa pagnanasang manalo. Ayon nga sa interview kay Barkley, disappointed nga daw ito kay Pippen dahil mainit nga ang pagtanggap ng Houston fans kay Pippen. Pero isang taon pa lang daw ito, gusto na nito magpa-trade. When October 1999 came, Pippen was traded to Portland Trail Blazers kapalit ng 6 na player. Grabe mga kabasketball, di ba? 6 na player lang naman ang kapalit ni Pippen. Pippen claimed the starting small forward position sa Blazers, playing alongside with Rasheed Wallace and Steve Smith. Tinuloy nga ni Pippen ang kanyang defensive capability sa Blazers. And because of his championships experiences, naging playoffs contender ang Blazers. In the 2000-2001 NBA season, nagkaroon ng elbow injury si Pippen. Dahilan para mapilitan itong mag-miss ng ilang games at makikitang bumaba ang antas ng laro nito. Nang dumating nga ang 2003-2004 season, naging Bulls general manager ang longtime teammate nitong si John Paxson. Dahilan para hikayatin siya nitong bumalik sa Bulls. Sa pagbabalik nga ni Pippen sa Bulls para sa 2003-2004 season, pinutakti naman ito ng injuries dahilan para makapaglaro lang ito ng 23 games sa season na iyon. Kaya noong October 5, 2004, Pippen announced his retirement. On December 9, 2005, the Chicago Bulls retired Pippen's jersey number together with Michael Jordan, Bob Love, and Jerry Sloan. Apat nga lang sila na niretire ng Bulls ang jersey numbers. Noong 2008 nga, dahil sa magandang offer at miss ito ang larong nagbigay sa kanya ng pangalan, naglaro ito sa professional basketball team in Sweden na Sundsvall at sa Torpan Pojat na isang professional basketball team naman sa Finland. On April 7, 2011, the Chicago Bulls honored Pippen with a bronze statue inside the Bulls Arena in United Center. Sa ngayon nga, ang anak nito na si Scottie Pippen Jr. ang nagpapatuloy ng Pippen legacy sa NBA na naglalaro ngayon sa Memphis Grizzlies. Si Pippen nga ay isang tunay na kampyon, a Hall of Famer, an Olympic gold medalist, and one of the greatest small forwards of all time. His impact on the game goes beyond stats. A defensive-minded player can be just as valuable as high-scoring teammate. So ayan mga kabasketball, Scottie Pippen, a true legend of the game. Kayo, anong favorite highlights nyo ni Scottie Pippen? Comment nyo lang sa baba nang mabasa natin. And don't forget to like and subscribe for more basketball content. Jigger Winner TV, until next time. Pippen gets on this side. Now remember, Charles, this is a shot blocker. Here comes to BJ. Scotty right, Michael left. So Dumas is now guarding Jordan.
a friend of meeting. Williams taking advantage of another big turnover, setting up Pippen. Yeah. Three times the Chicago gets a big slam by Scotty Pippen. They have to score. Pitchers back to Grant. Pippen with the shot. Oh, what a move by Scotty Pippen.